Okay, if the load requires higher current and higher voltage, we connect these cells in series parallel, okay, producing equal number of series cells arranged in number ng parallel rows. There are n series cells arranged in capital N parallel rows. Let's say there are 3 series cells and then let us consider 4 parallel rows. Okay. Lagi natin siyang i-replace anuman ang arrangement ng cells sa circuit, lagi natin siyang i-replace ng equivalent battery circuit kung saan meron tayong n number ng cells in series arranged in capital N parallel rows then connected sa given load. Okay, ito na yung total EMF, then this is total internal resistance at ito yung total current. Okay. Bali, yung total EMF, yan yung EMF na itong combination na ito, let's say EA, EB, EC, and ED. Okay, at dapat pare-pare sila ng dami. Okay, dapat equal yung distribution ng total ng number ng cells in series and in parallel. Okay, since there are 3 cells in series, yung value ng EA equal ng EB equal ng EC equal ng ED, which is equal to number of cells multiplied by EMF per cell. Yun. Say, kung may 1.5 na value yung cell, 1.5 times 3, 4.5. Yan yung value ng EA, ng EB, ng EC, at ng ED. At pare-pares lang sila. How about the total internal resistance? Yung value ng RA na nakaseries ay equal din sa RB na nakaseries din, yung RC at yung RD. And since there are N number of cells in series, multiply lang ng resistance per cell. Okay. Then, yung total internal resistance, since merong 1, 2, 3, 4, 4 na cells connected in parallel, yung value is N times R divided by capital N. Okay. Ito na yung total internal resistance dito. Yun. Kaya yung value ng current pwede rin natin compute as I1 plus I2 plus I3 plus I4. Since pare-pares naman sila, kung ilan yung number ng parallel cells, yan din number ng branches multiply ng current per cell. Yan na. Then
mula dun sa circuit na ito ay total is equal to total EMF divided by kung meron siyang given na load. Ayan. Okay. Given yung load, magkakaroon na ng current through this load, which is equivalent to total EMF over total resistance, which is the series combination of RT and RL. Okay? Yung terminal voltage is equal to I times RL, pwede ring total EMF sa battery circuit, total current times total internal resistance. Ayan. Pare-pares lang yung value. Pwedeng kahit na ano dyan magamit, depende sa kung ano yung mga given. Okay, this is cells in series parallel. Okay. Gaya na sabi ko kanina, related ito sa armature circuit kung saan merong number ng series conductors arranged in parallel rows. Ito yung mga conductors. Okay. Kung meron kang Z total number ng conductors, yung per branch ay divided by A, which is equal to 3. Okay. Ire-replace natin yan ng equivalent battery circuit as this is the generated voltage being copper wires yung, since copper wires or copper conductors yung gamit, meron siyang resistance nung armature winding RA, then ito naman yung generated voltage. Yung generated voltage ay nakadepende sa number ng parallel paths. Okay, ito yung value ng EG. Na kung titingnan natin, parehas lang rin dun. Okay. Na bawat conductor ay pwedeng mag-produce ng voltage. Let's say, ito merong capacity na mag-produce ng 1 ampere. 1 ampere din yan. Then 1 ampere din ito. Yung total current ng generator is armature current is 3 times 1 ampere. Parang ganito lang rin. Okay. N times I per cell. Kung merong 4, 4 times current per cell. Okay, ganito rin sa generator. Kaya depende sa arrangement ng mga conductors in series, in parallel rows. Okay, kung merong bawat conductor ay nagpo-produce ng 1 volt per conductor. Kung straight lang halimbawa yan at meron tayong let's say 100 conductors. Kung merong 100 conductor at meron siyang voltage per conductor na 1 volt, meron tayong 100 volts kung naka-series lang siya. Okay. Kung hinati-hati natin yung 100 sa tatlong branches or tatlong parallel rows or parallel path, okay, mahati na rin yung voltage kasi magkakaroon na lang ng ilang voltage ilang volts per parallel path, that is 100 over 3 multiplied by 1, magkakaroon lang rin ng total voltage na ma-generate equal to 100
times 1, then divide ng 3. Okay, equal naman sila. Kung apat na yan, kung halimbawa, dalawa lang yan, 100 divided by 2. Tag 50 volts yung pwede lang niyang may produce. Pero kung nakasiris yan na dire-diretso, 100 volts yung pwede niyang ma-produce. Okay, ano ang magiging difference ng dalawa? Kung dalawang branches lang yan, 50 volts yung mapoproduce niya, pero meron kang 2 amperes. Ang total nun is 2 amperes multiplied by 50. Okay? Yung total power is voltage times current. Kaya, kung 100 volts yung kung si isang series connection lang yung 100 na conductors, meron kang 100 volts pero 1 ampere lang. This is equivalent to 100 watts. Okay, at the same din yan kung meron kang dalawang parallel rows na merong tig 50 volts, then multiply mo ng 2 amperes naman kasi dalawang current, dalawang branches na to. Okay? Kaya still yung power output ng generator ay the same regardless sa arrangement ng cells in series parallel. Yung total power ang hindi magbabago. Pwede magbago yung voltage, magbago yung current, depende sa connection, sa dami ng connection ng series, sa dami ng connection ng parallel, pero yung total power output will always be the same. Okay. Yeah, yun. Kaya natin pinag-aralan para mas maintindihan natin na ito rin yung arrangement ng mga conductors sa armature. Okay? Hindi siya isang straight wire lang na inikot-ikot. Okay? Inaayos natin siya sa ganito para ma-maximize yung current, then yung voltage. Okay? Depende sa load requirement. Okay, and that is our topic for today. Later, isosolve natin yung laboratory exercise number 2, cells and batteries. Okay, kung naiintindihan na ito, pwede na nating mai-apply.